Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabalangay. Today is indeed a special day for all of us. Bihira po tayo magkaroon ng special guest na nahukom, especially kung pag-uusapan ang barangay justice system. Bihira tayong samahan ng kalibre ng ating susunod na panauhing pandangal. But we believe in taking no shortcuts in the service of our kabalangays, lalo na kung hustisya ang pinag-uusapan. Ika nga sa isang Bible verse, to give justice to others is more important than giving alms and sacrifice. This lady judge exemplifies all that in the service of God and country. Tama po kayo dyan, Kags Butch. And just like our last episode, we are so proud to have with us one of our very own, isang kabarangay at kahuntahan ng GNN Golden Nation Network. She finished her Bachelor of Laws degree from the University of the Philippines. She served as a judge for 10 years from 2006 to 2016. First as the presiding judge of the Metropolitan Trial Court Branch 79, Las Piñas City, and then as the presiding judge of the Regional Trial Court Branch 83, Tanawan City, Batangas, while also serving briefly as acting presiding judge at the RTC Branch 275, Las Piñas City. And she went into private practice with her own law firm, Nolasco and Associates. And more importantly, she is the other half of the top-ranking GNN program, People's Court, with Attorney Al Jumrani. Ladies and gentlemen, mga kabarangay, let us all welcome Judge Jing Uyenco Nolasco. Welcome, welcome sa barangay judge. Tayo. Your honor. Thank you, Kags Bush, and thank you, SK Mai. Thank you for having me, and thank you for that wonderful introduction. Oh my God, it is indeed a privilege, Judge. Yes. Kasama lang namin ang inyong co-host last week, si Attorney Al Jumrani. Yes po. At umani ng napakaraming views, Attorney, ha? Nakaka-pressure nga eh. Ay, nako. Nasikat kasi si Attorney. Well, magta-times 2 ngayon sapagkat kasama natin ang isang magaling na hukom na alam namin ikatutuwa ninyo mga kabarangay kasi bihirang-bihira po tayo mga kabarangay magkaroon ng iba sa mga barangay natin sa inyong mga probinsya. Eh ngayon ay naandito po si Judge Jing para po tayo bigyan ng konting leksyon sa napaka-importanting barangay justice sa pag-uusapan natin, ang Barangay Protection Order. Ngayon, Judge, hayaan niyo muna akong i-lay down kung ano itong Barangay Protection Order. Mm-hmm. Kahit na hindi ko alam ang sinasabi ko. Barangay Protection Order refers to the protection order issued by the punong barangay or, in his absence, a barangay kagawad, ordering the perpetrator to desist from committing acts of violence against the family or household members, particularly women and their children under Sections 5A and 5B of Republic Act Number 9692. Yes po, and additionally, a protection order is an order issued under this act for the purpose of preventing further acts of violence against a woman or her child, specified in Section 5 of this Act, and granting other necessary relief. The relief granted under a protection order serves the purpose of safeguarding the victim from further harm, minimizing any disruption in the victim's daily life, and facilitating the opportunity and ability of the victim to independently regain control over her life. The provisions of the protection order shall be enforced by law enforcement agencies. Okay, para po sa ating po mga kabarangay, no, paiksiin po natin yung Barangay Protection Order. Sasabihin na lang po natin BPO. Pero ibig po sabihin yun, Barangay Protection Order. At para po, kasi alam nyo, naging kagawad po tayo, pero wala hong masyado sa barangay namin na nag-avail ng ganaring serbisyo na napakahalaga at pag-uusapan po natin ni kasama si Judge Jing. Sapagkat hindi ho masyadong na nalalaman ng mga gawad at ng mga kapitan na meron pa ng ganaring batas. Kaya po, Judge Jing na lang po ang itatawag namin sa inyo.
Basically, ano ba itong barangay protection order? Okay. Thank you, Kags Butch. Actually, napaliwanag mo naman na kanina ko yung protection order. Pero, linawin lang din natin. Pero may disclaimer pala muna ako, ha, kasi nabanggit mo kasi kanina, judge pa. Hindi na po ako judge, ha? Ang tawag na sa akin, Judge Nick. Because I left the judiciary a few years back. But, yun pa rin, out of respect, because ano naman, parang judge, na ano na yung judge. Dala-dala ano nyo pa rin naman dala-dala po. Dala-dala pa rin. Parang kami ni SK, tumigil na sa servisyo, pero dala pa rin namin ang mga title. Opo. Parang ganun. So, going to the discussion, kasi under dun sa ating batas na Violence Against Women and Children, or Republic Act 9262, talagang meron dong provision na pag-i-issue nga ng protection order para protektahan ang yung kababaihan at ang kanilang mga anak, women and children ito. Now, tatlong klase itong protection order dito sa batas natin. Kasama dyan ang barangay protection order, tapos yung temporary protection order, at saka yung permanent protection order. So, gaya na nasabi mo kanina, yung barangay protection order, BPO na lang ang tawag. Tapos yung dalawa naman, yung temporary protection order, which is the TPO, at saka permanent protection order, is PPO naman, korte naman na nag-i-issue nun. So yun, yung mas magandang talakayan natin para sa ating mga kabarangay is yung barangay protection order. So yung barangay protection order, mga kabarangay, yan po yung kung halimbawa nangangamba kayo, na halimbawa kayo kababaihan at yung dati ninyong asawa gugulihin pa kayo. Mamaya tatanungin natin si judge kung anong klase yung mga dapat yung katakutan. Pwede ho kayong pumunta ng barangay. Yes. Okay? At hihingi kayo ng barangay protection order. Uh-oh. Para kayong pumunta ng pulis at magkakaroon kayo ng kudo at bibigyan kayo ng protection ng barangay. Uh-oh. Judge, anong klase mga barangay protection orders o ano ba ang kailangan mong ilapit para magbigay ang barangay ng protection order sa isang okay. tao? So, yan ho natin yung scope ng barangay protection order. Kasi under sa batas, itong 9262, apat na klase ang karahasan eh. So, we have physical violence, economic abuse, we have sexual violence at psychological violence. So, linawin lang po natin sa ating mga kabarangay that when we talk about the barangay protection order, limitado po tayo doon sa barangay, ay doon sa first kind of violence under 9262, which is yung physical violence lang po. So, ibig sabihin yan ay yung talaga meron ng nagawa na physical harm against doon sa babae or sa anak, o kaya naman ay may pagbabantang gawin yon. Mm-hmm. So, hindi kailangan, sabi ko nga lagi, pag nag-lecture ako dito dati sa mga barangay officials, kaugnay ng Enhanced Justice on Wheels program ng Supreme Court, sinasabi ko dati lagi na hindi kailangan umabot ang suntok okay. para mag-issue ang barangay ng barangay protection order. Yung pag-aamba pa lang, no? O kaya sasabihin, papatayin kita pag umalis ka ng bahay, kasama yan dun sa coverage ng barangay protection order. Yes po. Yun. Okay. Pwede ho bang, kasi may nagtatanong sa akin na ang tinitignan eh yung ng kapitbahay niya na nakaaway na niya, nagkabaranggayan na nga sila, eh parang pinagtitipan yung kanyang anak na masyadong tinitignan na masama. Ang feeling ng anak, na-stress sila na although walang aamba, pero feeling nila mukhang in danger sila. Pwede kayang mag-avail? Hindi, ayun, linawin din natin. Yes. Kanino ba magiging applicable itong barangay protection order na to? Kasi yung sa sinabi mo, anak ng kapitbahay, parang ordinaryong away magkapitbahay yan. Itong barangay protection order, ang pupwedeng ma-issuehan nito ay yung babae o anak niya at ang pwedeng ma-issuehan laban o kumbaga pwedeng maging liable dito or maging respondent ay yung naging karelasyon ng babae. Ah. Okay? So, limitado yun doon. So, ibig sabihin na nakarelasyon, maaring ex-husband, maaring husband or ex-husband, boyfriend, ex-boyfriend, nagkaroon sila ng sexual relationship, nagkaroon sila ng dating relationship. So, yun lang ang pupwedeng ma-issuehan ng barangay protection order. Doon sa sinabi mo kanina, Bush, since magkapit-bahay lang sila, wala yung ganung relasyon eh, between doon sa babae at saka doon sa kapit-bahay. Kaya hindi mag-a-apply itong barangay protection order natin under the Anti-Violence Against Women and Children. Okay. Kasi importanteng component po yung relationship. No? Yung relasyon sa pagitan ng sinasabing biktima, yung babae at yung kanyang anak, at saka yung gumawa, yung perpetrator,
yung lalaki na yun nga, nakarelasyon ng babae, nakadate, mm-hmm. mga ganun. Opo, maraming salamat po dyan, Judge. At kanina po, nabanggit po ninyo kung ano po yung coverage ng BPO. Ano naman po yung mga magagawa or may offer na remedy po ng BPO para po sa mga gustong mag-apply for the protection order po? Ang pwedeng gawin kasi doon, ang relief na po pwede ay pagbawalan itong respondent, yung lalaki or yung actually pati lesbian partner po pwede rin doon. Doon sa panggulo pa, no? Paggugulo doon sa babae or doon sa anak. So, yung mga ganung relief. So, basically, to ensure the safety ng babae at ng bata from physical harm, physical violence, at saka yung kahit yung threat ng pagbabanta. So, at yun nga, basically, doon siya nagre-revolve. So, anything that related doon, eh po pwede, basta maprotektahan yung physical safety ng babae or ng anak niya, po pwede yan pumasok doon sa barangay protection order. Para naman po sa mga nagtatanong po, kanina po nabanggit po natin kung sino po yung mga pwedeng ma-applyan netong BPO. Paano naman po sila, saan po sila lalapit? Paano po yung proseso ng pag-a-apply po? So, usually yan ina-applyan sa barangay kung nasaan yung complainant. So, kung saan siya nakatira o kung kaya naman ay kung saan siya tumakbo para, kanbawa, nagtatago siya sa lalaki, tumaka siya dun sa kanyang kapartner dahil violente na nga sa kanya. Tumakbo siya doon sa isang barangay. So, nandoon ngayon yung complainant. Doon siya pwede mag-apply, doon sa barangay na yon. In other words, where the complainant resides or where she temporarily went for protection or safety. Okay. Alam ko, maya-maya pag-uusapan natin kung paano mag-apply ng barangay protection order. No? Pero ayon sa batas, at babasahin ko na lang para hindi po tayo magkamali, ang remedyong pwedeng makuha sa BPO ay pinagbabawal ang respondent na gawan o pagbantaan ng pinsalang pisikal ang biktima. Number one. Number two, iharas, inisin, tawagan, kontakin, o makipagkomunikasyon sa biktima. Yes. Yun yung mga examples lang yun. Kasi nga, basta nga, as I mentioned, basta anything that will protect the victim from further threats of physical harm or physical violence. Kasama yung mga binanggit ni Kags. Paano kung gustong manligaw ulit? Hindi naman masama yun. Meron kasing ano yan eh. Hindi mahirap kasing ano yan na baka bakit ba liligawan ulit? Baka mamaya kinukuha lang yung simpatsya ulit or loob ng babae tapos balik bugbuga na naman, di ba? So, kailangan maging wary din ang ating mga barangay officials tungkol doon. Ah, okay. O Judge, sino naman ang pwede na mag-apply ng BPO, Barangay Protection Order? Okay, so unang-una, yung biktima ang tinatawag, yung either yung babae na nakarelasyon nga ng lalaki or kaya baka ang na-threaten naman ay yung anak niya, so or yung bata na under her care, no, kasama doon. Tapos kasama din siya ng mga magulang or yung ascendants, descendants up to the fourth degree of consanguinity, kasama rin yan dyan. Tapos kasama rin dyan yung mga taga-LSWD or sa local and social welfare development office. Tapos pati yung abogado, yung therapist. Kumbaga, hindi limitado sa biktima. Meron pang ilan na naka-enumerate sa batas kasama yung mga nabanggit ko. At ang pinaka-catch-all pa nga dyan, kasama rin doon yung at least two members, no? At least dalawang miyembro doon sa community nila, dalawang kapitbahay. Na concerned citizen. Oo, na may personal knowledge. Personal knowledge nung naganap nangyari. Na sakitan. Oo, halimbawa, na nasaksihan talaga nila na merong ganung bugbugan o baka narinig na pinagbantaan. Basta wag lang mga marites, ha? Hindi yung marites na narinig lang sa kapitbahay, na kinwento na ganito, tapos pag tinanong naman, eh hindi naman pala siya mismo ang nakasaksi. Naka-witness. So, yung mga ganun. So, ilan lang yan dun sa mga, kumbaga, as I mentioned earlier, hindi limitado sa biktima. Lahat nung sa pwedeng sumuporta doon sa babae at sa kanyang anak, po pwede rin. Okay, Judge, ang tanong, itong Barangay Protection Order basically favors women. Baka naman mali yung term ko na favors women, ano? Pero pwede rin bang magkaroon ng kaso na halimbawa ang lalaki naman ang algabyado, pwede ba siyang lumapit? Or ito ay under sa VAUSI law? Unfortunately, ito kasi pinag-uusapan natin Barangay Protection Order. Talagang under dun sa VAUSI law, which is Anti-Violence Against Women and Children. So pagka lalaki yung biktima ng ganito, hindi kasi dito papasok eh.
yun, binu-work out pa yun na sana raw yung vow si Lo natin maging violence against partner and children. Yes. Para raw mas maging encompassing pati yung mga lalaki or kahit daw yung sa same-sex relationship makasama. Pero until then, limitado tayo dun sa coverage na babae or yung bata o yung na nasa pangangalaga ng babae ang pupwedeng mag-apply nitong barangay protection order. Pagka yung lalaki yung binubugbog, pwede siya lumapit sa barangay pero hindi sa, hindi makakapag-issue ang barangay ng barangay protection order para sa kanya under sa RA 9262. Opo. Ngayon naman po mga kabarangay, aalamin po natin mula po kay Judge kung ano naman po yung procedure o proseso ng pag-a-apply para sa BPO. Ayan. So kanina, thank you SK Mai. Kanina nabanggit natin kanino covered or sino pwede mag-apply, tapos kung saan barangay siya ipa-file, di ba? So assume natin na si complainant talaga ready na mag-file, mag-a-apply siya. Meron ng application form yan. Isasubmit lang dun sa barangay. Ngayon, dapat po sana mga kabarangay ay meron na kayo nitong application form na to kasi template na to eh. Kung wala pa po kayo, pwede po kayo mag-request dun sa inyong local government unit for this dahil naka, yun na nga, as I mentioned, template na to. Actually, pwede rin siya i-download eh. So, pag kayon po ay sinubmit, no, kailangan pirmahan yan noong complainant o kung hindi po yung biktima mismo yung complainant, yung kung sino man yung representative na nag-ano sa kanya. Tapos, makikita nyo yan sa form, kung hindi si biktima mismo yung nag-apply for that, kung anong relasyon niya, isa sa mga tanong, ano ang relasyon niya doon sa biktima. So, nandun yung mga detalye yung kailangan fill-upan. Tapos, dapat po, under po sa ating Vowsy Law, may duty po ang punong barangay na asistahan no? yung victim or kung sino man yung complainant or yung applicant doon sa pag-a-apply nito or doon sa pag-fill up ng form. So, reminder ko na lang din po na since we're talking about physical violence or kasama ang pagbabanta, hindi po kailangan ng medical certificate dito. No? So, kasi po, baka akala nung iba, pag tinignan yung complainant o yung biktima, kasabihin, wala naman siyang ano, wala namang galos, wala namang any signs ng physical violence. Opo. Kasabihin, kumuha ka muna ng medical certificate. Hindi po. Pwede nyo pong tanggapin yung application for BPO na yan kahit wala pong medical certificate. Kasi tandaan po natin, nakasama sa coverage ng protection order, dun sa mga acts na covered, no? Kahit po pagbabanta pa lang ng physical violence. So yung sasabihin, papatayin kita. Opo. Eh syempre, pag binagbanta ka, wala ka namang marka. At hindi mo kailangan ng medical certificate. Then, pangalawa reminder, diretsyon ko na. Opo, sige po. Reminder ko lang po, libre po ang application po dyan po sa BPO, kasi nga ito po yung ready form. So, mga kabarangay, I hope na meron na nga po kayo itong form na to. Pakitingnan nyo lang po ang inyong mga tao kasi baka mamaya may nagpapabayad, no? Nang para dyan sa BPO, hindi po yan dapat na gano'n yung application form. Opo. And then, pagka-file sa barangay, ang mag-a-action agad dyan, dapat yung punong barangay. O kung wala man si punong barangay, yung kagawad na kung sino man ang duty nun. At dapat lang po nating tandaan, mga kabarangay, hindi nyo po ito po pwedeng ipagpaliban, yung pag-action nyo sa barangay protection order. Hindi nyo po pwedeng sabihan ang biktima o yung applicant na bumalik ka na lang sa ibang araw kasi wala si punong barangay. Kaya nakalagay po sa batas na kung wala si punong barangay, yung kagawad, ang kung sino man ang available na kagawad, yun po ang mag-i-issue ng BPO. Kaya sa barangay protection order, may attestation dyan na lalo na kung si punong, hindi si punong barangay nag-issue, yung kagawad ang nag-issue, kung bakit siya ang nag-issue. Opo. So, lalabas doon na reason na wala kasi si punong barangay. So, bilang paglilinaw lang po, Judge, kapag po ang isa pong biktima o ang representative po niya ay pumunta sa barangay para mag-apply sa BPO, same day po niya makukuha itong BPO. Yes, oo. Hindi rin yan yung parang normal nating procedure sa barangay proceedings sa ipapatawag pa yung respondent, no? Hindi ganun. Ex parte ang tawag doon. So, ano ibig sabihin ng ex parte? Ang kailangan lang makausap nung punong barangay or nung kagawad kung wala man si punong barangay is yung complainant, yung applicant, no? Alamin ano yung detalye kasi baka mamaya naman
ang ina-apply pala ng BPO ay hindi naman covered ng BPO. Like, it deals with economic abuse, no? Eh, hindi naman yung covered ng BPO. Dapat kasi physical violence lang or threat of physical violence. So, kung satisfied si punong barangay or kagawad na talagang dapat i-issue ang BPO, then kailangan i-serve i-issue yon within the same day at i-serve doon sa respondent personally. Okay. Yun po yung procedure natin dyan. Judge, sa amin pong experience, pagka may lumalapit pong mga kababaihan sa ating barangay at halimbawa nasaktan, halimbawa sinaktan sila ng kanilang spouse, usually ang puntahan nila ay yung women's desk. No. Pero dito sa kung hihingi ka ng barangay o BPO, barangay protection order, ang makakaharap mo mismo ay kapitan o pag wala si kapitan, si kagawad. Yes. Because this is of the highest order. Kinakailangan talagang mabigyan kagad ng proteksyon yung babaeng na pagmalupitan. Yes, kailangan kaya ang ano nga is urgent ito. Pagka naka-receive ng BPO application, urgent na action na ng barangay, hindi pwedeng pagpaliban. Kasi actually Kags Butch at saka SK May, maiksi lang din ang period ng ating BPO, 15 days lang ang effectivity nito. Kaya within that time frame, yung punong barangay, no, or yung kagawad na nag-issue ng BPO, kay may duty na tulungan or asistahan yung complainant, no, yung biktima na makapag-file ng application ng temporary protection order or permanent protection order sa korte within 24 hours from issuing that BPO. Isa yan sa duties nila. Pangalawa, within 4 hours from that, kailangan ding ma-notify yung sa local social welfare and development office, pati yung sa women and children's desk ng police. Yan, ilan yan sa mga. So, mabilisan talaga lahat. So, sa 15 days, kailangan magawa mo yun. Yeah, actually, 24 hours nga lang. So, pero after ng 15 days, wala nang renewal? Wala na. Sa barangay. Kaya kailangan, kaya kailangan by that time, nasa korte na siya. Nakapag-TPO na po. Nakapagpaano na. At the very least, may TPO na sa korte, temporary protection order, para continuing ang protection doon sa nag-apply. Otherwise, hindi, pagka lumipas ang 15 days at wala yun, kawawa naman yung mag-apply ulit ng panibago. Pag sinabi mong protection, kasi may mga magtatanong, limbawa, oh, matapang talaga asawa ko, hindi magpapaharang sa pana ang asawa ko. Pag sinabi ba, pag nag-issue na yung kapitan o kagawad ng BPO sa isang kababaihan, ano yun? Meron ba siyang kasamang mga tanod na ihati sa bahay? Bigyan siya ng additional protection? Ilang oras sa protection sa kanyang pamamahay? Okay. Kasi kasama nga dun sa mga pwedeng remedies, pagbawalan yung lalaki na kumbaga lalayo siya doon sa bahay. Pwede yan. Ngayon, kung kakailanganin na mag-alat siya, for example, ng bantay doon, pupwede rin ang aalisin doon sa lugar. Kasi nga baka in danger yung babae or yung kanyang anak, no, yung mga bata na nasa kanyang pangangalaga, pwede siyang ialis doon. Kumbaga i-rescue. Yes. Oo. So ilan yan, tapos ilalagay siya. Pwede silang yung barangay makipag-coordinate, for example, sa isang women shelter kung saan po pwedeng magstay yung babae at saka yung bata. In other words, kailangan ma-ensure talaga yung safety ng babae at saka nung kanyang anak or yung mga batang nasa kanyang pangangalaga. Wow, kita niyo naman na empowered ang women, especially itong pwede ba natin sabihin special law ito, judge, na para sa ating mga kababaihan na ibinaba sa barangay para maproteksyon ng ating mga mamamayan? In that sense na merong protection for women and children. Yes, we can refer to it as a special law kasi nga parang ini-equalize eh. So, kasi sinasabi nga mga kababaihan daw, hindi naman on equal footing sa mga kalalakihan. Mm-hmm. Kaya kailangan ng special protection. Doon yun din naman ang thrust ng ating law against violence against women and children. Yes po. Judge, para naman po sa mga nagtatanong, para malinaw lang po, ito po bang BPO ay maaari po mag-issue or mag-award ng financial na support doon po sa magre-reklam? Actually, hindi. Kasi nga, ang covered lang ng ating BPO ay
tungkol sa physical violence at saka pag-attempt nga ng or pag ano nga pagbabanta ng pananakit, no? So yung kasing sa financial support papasok yan sa doon sa pang-apat na klase ng violence or abuse, which is economic abuse. Mm-hmm. Kaya hindi kasama doon ang ano, kumbaga hindi yan kasama doon sa pupwedeng gawin doon sa barangay protection order. Malinaw na malinaw po yan, Judge. Wow. Napaka I hope mga kabarangay na lalo na yung mga nagiging biktima, no, na ma-avail ninyo, ano eh, kung sakasakali lang talaga at wag naman sana mangyari, pero kung sakasakali lang, meron pa lang, alam mo, barangay, one-stop shop, no? Talagang nandiyan na lahat. Hindi lang yung mga prosesyon, mga tanod, traffic, very sophisticated na po ang trabaho ng ating po mga kawani ng barangay. Judge, kamusta na po kayo at kamusta ang inyong top-ranking television program People's Court kasama ang ating idol na si Attorney Aljum Rani. Okay naman, Kags Bush, and we are thankful to GNN for the opportunity to reach out to others. But also, this one, yung pagsalamat ulit sa pag-guest nyo sa amin ni Attorney Al, si Attorney Alastic at ako dito, para nga to discuss about this kasi nga, importanteng malaman ng ating mga barangay officials about this barangay protection order. Ang daming nuances nito na kailangan malaman. Katulad, okay lang ba bumalik ako ulit? Go. Kasi naalala ko, nung nabanggit natin kanina yung sa urgency of issuing the barangay protection order, na priority nila itong i-issue at priority i-serve do sa respondent. Yes, so kailangan yan, i-serve personally sa respondent, no, ni punong barangay, or kung gusto niya i-deputize, i-deputize siya sa iba. Pero ang advice ko lagi kasi sa mga punong barangay cap, kayo po mismo ang mag-serve. Personally mag-serve nung barangay protection order doon sa respondent. Bakit? Kasi meron kayong moral ascendancy doon sa inyong lugar, no? At for sure, kapag kayo ang nagdala niyan, hindi nila i-refuse, no, na tanggapin nung respondent itong BPO na to. Ngayon, paano naman kung ayaw tanggapin, no? Yan, kailan ba deemed served yan? Pwedeng iwanan doon sa bahay nung respondent yan sa presence ng dalawang testigo na talagang iniwan doon. Kasi nga, ayaw tanggapin ng respondent. Ganun. Tapos, meron na lang yung parang fill up na certification as to kung paano ba sinerve itong BPO na to doon sa respondent. Eh, Judge, paano halimbawa, kung ako yung respondent, no, nilabag ko yung utos sa akin at in-intimidate ko pa rin ang aking spouse or former spouse or kung ano man ang aking dating karelasyon. Or, worse, nasunto ka ulit. Nasaktan ko ulit. O namura. Anong magiging ano kaso? Ay, naku, patong-patong. Kasi pwede na actually yung babae nga, kasi by that time, dapat nga na-file na yung kaso sa court. May bawsi na, tapos meron yung application for TPO at PPO. And bukod doon, actually po, ang mga punong barangay, mga kagawad at mga barangay officials, huwag kayong papayag na hindi susundin yung BPO. Kasi actually, kayo po mismo ay pwedeng magsampa ng kaso, no, sa first level court, no, para po dun sa paglabag ng barangay protection order nyo. Kayo po ang magiging complainant naman dun. At pagka ganun po, yung respondent na hindi sumunod ay merong kakaharaping parusa na 30 days imprisonment na sa kapay. Kaya patong-patong na. Paano naman po kaya, Judge, kung for some reason, ayaw po ni CAP, ayaw po ni Kagawad, or any barangay official na sila po ang magsampa po nito, ano po ang mangyayari? Naku, mayayari siya. Kasi nga, pagka ganun, yung complainant actually ang pwede mag-apply nung parang sa violation ng BPO. Tapos, without ang nakalagay sa batas, without prejudice, doon sa pwedeng kaharapin nung punong barangay or nung kagawad for refusing to file that case for violence, katanungan. And I'm sure nasa isip to ng ating mga kabarangay na mga nanonood. Judge, wala akong pera pang kaso. After 15 days, anong gagawin ko? Wala na yung BPO. Tapos na. So, paano kaya ako makakuha ng abogado, o paano nang gagawin ko? Wala akong pangkaso, Judge. Gaya ng sinabi ko kanina, duty kasi ng mga ng punong barangay at ng barangay officials to ensure na actually within 24 hours mai-file ang kaso sa korte, temporary for temporary protection order or permanent protection order. So
ang barangay ang dapat na mag-aasista sa kanila. So pati yung pagkuha, for example, ng abogado, kung kailangan ilapit sa public attorney's office, then kailangan tulungan nyo po yan, mga barangay officials. And last na lang, banggitin ko lang yes, po. Sir. No? Ah, yes, ma'am. mga atin pong mga punong barangay, mga kagawad at barangay officials, huwag nyo pong i-mediate or conciliate itong mga barangay protection order. No? Bawal po yon. Alam ko, syempre, ang trust natin is for mediation and conciliation. Pero pagdating po sa barangay protection order, hindi po yan uubra. Ayun. Okay, nalalaman na natin mga kagawad at mga kapitan na purely pagka may lumapit, tatanggapin natin. Parang hindi naman ministerial, pero dapat talaga hindi natin ipagkait ang proteksyon na dapat ibigay natin sa ating mga naaping mga kababaihan. Yes. At for immediate action po immediate ito. Immediate action, yes. Okay, bago natin tanungin si Judge sa kanyang huling mensahe, nais ko lang pong sabihin sa inyo lahat mga kabarangay na today, kahit natapos na ang Women's Month, we have two red hot great women na talaga namang great contributors to our society. Ito na nga, nag-umpisa na tayo kay Judge Jing Uyengo Nolasco. At next week po, pag-uusapan pa rin natin ang Magna Carta at hingian natin siya ng tulong. Ipalilabi ito sa Kongreso. Si Congresswoman Marilyn Alonte Naguiat ng Binian, Laguna, magiging special guest po natin siya. Judge, maraming salamat. Salamat Judge. Din, Kags Bush. Salamat, SK Mine. Meron po ba tayong nais na ihatid na pagmamahal sa ating mga kabarangay? At sa mga kahuntahan po natin. Mga kahuntahan. Yes, para po sa ating mga kabarangay at mga kahuntahan, lalo na po sa ating mga punong barangay, ang reminder ko lang po sa inyo, pagka may lumapit po sa inyo para mag-apply ng barangay protection order, at nakita nyo po na talagang tama naman yung in-apply na it's because of either physical violence or pagbabanta nito, please do not turn the woman away. Huwag niyo po silang paalisin, no, na hindi niyo inactionan yung BPO, no? Huwag niyo pong sabihin bumalik na lang kayo sa ibang araw. Bakit po ganun? Kasi po urgent po 'yan, no? Baka kasi pag pinauwi niyo po sila, bumalik sila doon sa kanilang kapartner at ang kapartner nila ay nalaman na ganun, no, na nagpunta sila sa barangay para humingi ng tulong, baka next time po na makita nyo sila ay patay na sila. So, dahil nga nabugbog na or napatay na sa sobrang galit ng lalaki. So, urgent po ito, i-prioritize po natin ang pag-action sa barangay protection order under sa Violence Against Women and Children law natin. Maraming salamat maraming, po, maraming Judge. Maraming salamat. Opo, i-promote na rin po natin ang People's Court. Oh, yes. Tuwing kailan po nila kayo mapapanood po? Yes, para po sa ating mga kabarangay, alam ko po, ang top, talaga ang top show po natin ay ang sa Barangay Tayo. Pero baka naman po, gusto nyo rin mamanood ng People's Court. Every Thursday po at 7 p.m. ang airing po natin dito sa GNN. At ina-upload din po namin ang ating lahat ng ating episodes sa Facebook page at YouTube channel ng People's Court. So please like and subscribe to our Facebook page and YouTube channel para marami rin po kayong malaman tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Ano nga po, ang ano namin lagi is legal empowerment. Yan. Thank you very much. Alam niyo po, kagaya po nung nakasama namin si Attorney Al Jumrani, ang Sa Barangay Tayo at ang People's Court magkatuwang sapagkat may legal implications lahat ng ginagawa natin sa barangay. Kaya magkatuwang po yan. Kaya naandyan po ang Sa Barangay Tayo at People's Court dito po sa Golden Nation Network. At sinabi nga ni Judge, do not turn away women pag humihingi ng tulong. At sa mga kalalakihan, when a woman hits you, do not resist. Babalik po tayong lahat next week, next episode, dito lang sa Barangay Tayo.